Hello fellas, welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about 12 uncommon words that you're about to use in your conversations. Kung gusto niyo lang naman po. Ewan ko lang po ha, pero sa akin, halos lahat ng mga 12 words na ito ay bago sa akin. Ewan ko lang po sa iba. Well, that's the beauty of reading. You tend to learn new things, right? Charot. Tapos yung ibang pronunciations, ngayon ko lang din po halos na-encounter. So I'm so much excited to share these words with you guys. Sino ba si guys? And of course, before we begin our lesson, here's our pretest. Pwede niyo pong sagutan ito kasama ng mga kasama niyong nanonood ngayon. May 10 seconds po ulit para sa bawat questions. And the question is, what do you think this is? Ano po kaya sa tingin ninyo ang tawag rito? 10 seconds. Mm-hmm. Number 2. Ayan. Kinagamit yan sa math. Pag nagtutuos, dibay-dibay. Charot. And number 3. Ano po kaya ang tawag dyan sa dulo ng ating shoelace? Yung medyo may plastic. O kaya ay metal. May metal ba? Ayan. And number 4. Ayan. So mamaya po ay malalaman ninyo kung para saan yan at kung ano yan. Mga maliliit na bagay na kailangan nating alamin kung ano at para saan ang mga ito. Diba? And number 5. Okay. So okay lang po magkamali dito sa pretest ha. Kasi mamaya naman po ay malalaman ninyo ang tamang sagot. Yan, so stay tuned po kayo para malaman ninyo ang mga tamang kasagutan maya-maya lamang. Katulad nga po ng aking nasabi kanina, may isang dosena po tayong words para sa araw na ito. Yan, isang dosena parang Dunkin' Donut. Ay, char. Unahin po natin ang dalawang words na ito. So ito ang pinakamadali sa lahat. So paano kaya i-pronounce yan? At ano kaya ang mga yan? I'm sure yung mga math teachers alam na to. So, pag-usapan po muna natin ang pronunciations ng dalawang words na to. Una po ay augend. At ang pangalawa ay addend. So, alin po kaya dyan ang augend at addend? Yan. Ang number 5 ay augend. At yung addend ay yung number 2. Diba? Napakadali. But both can be called addends. Diba po, math teachers? Yeah, so the mathematical operation used here is obvious naman, addition. And of course, ang sagot sa addition ay tinatawag na sum. Napakadali, Kuya Eddie. Siyempre, unahin natin yung mga madadali, di ba? Now let's proceed with our second word. Ano kaya to? Biblioclept. Ang stress po ay nasa first syllable. Ano kaya ang biblioclept? Biblia kaya ito? Mm-hmm. So, ang biblioclept is a person who steals books. Yan. A book thief. Mga magnanakaw ng mga libro. Okay? Stop. So, when we use this in a sentence, we say, stop stealing books, you biblioclept. Yan. So, meron din tayong word na clept dyan. At ito ay associated with the word kleptomania. Kleptomania. Yung tao na may kleptomania ay tinatawag na kleptomaniac. A kleptomaniac is a person who cannot control their desire to steal things. Mental health disorder daw po ito. By definition, meron daw silang impulse control disorder. Yung hindi nila mapigilan ang sarili nilang magnakaw kahit ng mga maliliit na bagay. Kahit parang kaya naman nilang bilhin ang mga ito.
kumbaga kapag nakakapagnakaw daw sila, nagkakaroon sila ng self-satisfaction. So kung may kilala raw po kayong ganito, mainam raw po na ipakonsultan nyo na po sa doktor. Yun. So proceed na po tayo sa ating third word. Acnestis. Acnestis. Yan, ano naman kaya itong acnestis na ito? Ano naman kayang kaartihan ito, di ba? So ito po ang acnestis, yung stress po ay nasa second syllable ha. Ito yung bahagi ng katawan ng tao o hayop na mahirap abutin kapag nangangamot tayo. Di ba? Ang acnestis ay yung space na nasa pagitan ng pakpak natin sa likod. Wow. May pakpak na tayo mga besh. Yan. Na minsan dahil hindi natin kayang abutin, ikinikiskis na lang natin sa mga dingding. O di ba? Sino may gawain 'yan? Next word po ay grommet. Grommet. Ano na naman po kaya ito? Believe me, nakakita na kayo nito. Alam niyo na 'to. Nakikita niyo ito sa mga computer shops o baka nga meron kayo niyan sa bahay niyo. Ito 'yon. Yan ay grommet. Grommet. So isang example ay desk grommet o cable grommet. Yan, ini-install lang mga 'yan para maiwasan ang makuryente sa loob ng opisina o sa bahay. Pwede raw pong gawa ito sa metal, rubber, o plastic. Yan, maisingit ko lang naman po ito. Ito po ay ang butas ng shoes. Yan, yung mga butas na nakikita ninyo sa sapatos. Tinatawag po ito na eyelets. Eyelets. Yan, parang mga eyelets. Now, let's have this word. Meldrop. Ito, excited ako dito ang i-share sa inyo to. Ano kaya ang meldrop? Diba, parang pangalan ba ito ng tao? Ano kaya ito, di ba? Ito yung tawag doon sa tumutulong sipon, di ba? Halimbawa, may sipon tayo, tapos nagwawalis tayo, tapos biglang tutulo na hindi mo nalalaman, yung tumulo pala, meldrop pala ang tawag doon. Akalain mo yun, pati yung may tawag. So pag marami, meldrops. Yan, nakakahiya minsan to. Tipong may kausap ka, wala kang tisyo o panyo. Tisyo? Tissue o panyo, biglang ayan na si meldrop. Diba? Ang bongga ng pangalan. Meldrop. Ayan. Ito naman po ay aglet. Aglet. Ano kaya ito? Maliit na pangit? Sakit, besh. Aglet. Ang stress po ay nasa first syllable, ha? Aglet. Aglet. Aglet by definition is the metal or plastic tube fixed tightly around each end of a shoelace. Aglet. Diba? Minsan kapag sira na yung aglet, yung shoelace, nung shoelace natin, hirap tayong ipasok yung shoelace sa mga eyelets nung sapatos kasi nga buhaghag, buhol-buhol. So, yun ang kahalagahan ng mga aglets. Hindi dapat nasisira yung mga aglets. Let's have this word. Bagay ito sa mga mahilig uminom ng alak. Naranasan niyo na po ba na magkaroon ng kainuman na mahiyain tapos nung malasing na, ang kapal na ng mukha? O kaya ay biglang dumadaldal, biglang nagtapat sa crash, tapos kahit na busted, okay lang. Yung tahimik pero kapag lasing, napapasayaw at kung ano-anong ginagawa. Yung binibigay na tapang ng alak sa kanila is called pot-valor. Pot-valor. Uulitin ko po ha, tumutukoy ito sa katapangan mo kapag lasing ka na. Pot-valor. Pot-valor. Yun. Ang palatawag doon. So, a pot-valor, ladies and gentlemen, is the boldness or courage resulting from alcoholic drink. Yan, maraming ganyan eh, no? Kapag naman binansagan kang pot-valiant, pot-valiant, this is the term used to describe a person na matapang lang kapag lasing. May kilala po ba kayong pot-valiant? Nabubulo na ako. Hindi naman ako lasing. Maraming pot-valiant kahit saan, mga taong kapag lasing, mapanakit. Mga taong kapag lasing, sasabihin kahit anong gustong sabihin, tapos pag nahimasmasan na, tahimik na ulit, mabait na ulit. Di ba? Itag nyo nga po yung mga pot-valiant na kilala nyo. Okay? Next word po, paano nyo po basahin yan? Yan, may two versions po ang pronunciations niyan. Ang una po ay agelast. Agelast. O kaya ay agelast. Agelast. Pero karamihan na ginagamit o nakita kong mga ginamit sa mga dictionaries ay agelast. Agelast. Parang pag nagmamadali ka tapos bigla kang agelast. Char. Masakit yon. Agelast ka sa maling tao. Char. Ang
Stress po ay nasa first syllable. At kapag ikaw ay agelast, ikaw itong taong hindi tumatawa. You are a joyless person. You are a person with no sense of humor. Ayan, so lagi ka sigurong galit sa lahat ng bagay. Huwag pong ganun. Find time to be happy. Kasi kapag masaya ka, sumasaya rin yung mga taong nasa paligid mo. Kapag lagi kang galit, ewan ko na lang. Next word is obelus. Obelus. Ang stress po ay nasa first syllable. Obelus. Ano na naman yan? Okay? Ang obelus po ay yung division sign. Ang dami pang inarte, no? Pero syempre, pag nag-divide tayo, ang gagamitin po natin, for example, ay 2 divided by 2. Hindi po natin sasabihin 2 obelus 2. Hindi po. So, ayan. At gusto ko lang din pong i-correct yung term na ginagamit kasi maraming nagsasabi ng is equals to. So, pag nagsasolve tayo ng equation, ayan, the correct term is, halimbawa lang to ha, 2 divided by 2 is equal to. Is equal to. O, pwede din po naman natin sabihin 2 divided by 2 equals, equals, or pwede rin naman po natin sabihin 2 divided by 2 is 1. Okay? Hindi po 2 divided by 2 is equals to. Is equal to po iyon. Not is equals to. Tama po ba ako, math teachers? Yan. Is equal to. Okay? Let's have this word. Ano kaya yan? Baka river yan. No, it's rivet. Rivet. May iba't ibang klase po ng rivets. May mga rivets po na ginagamit sa bubong o kisame, sa mga airplanes, para hindi ka agad mabaklas at masira. Katulad din po naman ito ng mga rivets sa mga jeans natin, mga pantalon natin. Ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari sa pantalon nyo kapag wala itong rivets? Tama, pwedeng matastas. Kasi sa damit ha, ang purpose ng rivet is to hold the fabric together, lalo na yung mga parts na madaling mapunit pag gumalaw yung taong nagsuot ng damit. Yon, so rivets. And we're down to our last word. Make sure na tatapusin niyo po itong video para po malaman ninyo kung tama ang mga sagot niyo sa pretest. So we have octothorpe. Octothorpe. Siyempre nakarinig tayo ng octo. Siguro may 8 yan. So ang octothorpe, dear fellas, is another term for hash or the hashtag or the pound symbol or the number sign. Octothorpe. If you'd like to know why it's called octothorpe, mag-research po kayo. I'm sure may sagot si Mr. Google dyan. So bago po tayo mag-post test, ay balikan po muna natin ang mga words natin for today. Number 1 and 2, augend and addend. And we got biblioclept, biblioclept. Then acnestis. Then grommet, grommet. Meldrop, meldrop. Ito po yung drop ha, na nanggagaling sa ilong natin pag sinisipon. Aglet. Aglet, ito po yung plastic na nasa dulo ng shoelace natin. At ang rivet naman po ay sa mga jeans o kaya ay sa bubong. Yan. And then we got pot-valor. Pot-valor, ito yung katapangan mo pag nalalasing ka. Then we got octothorpe. Octothorpe, another word for the pound sign, the number sign, o yung hash o hashtag. Tapos po, we got obelus. Obelus, ito yung division sign. Okay? And the last one is agelast. Agelast o aglet. Aglet. Yan. So, tandaan nyo po. Sana po may natutunan kayo. Ayan, so post-test na po tayo. Tingnan po natin kung ilan ang makakakuha ng perfect score sa araw na to. So, bibigyan ko po ulit kayo ng 10 seconds per question. And so what do you think this is? Yan. Ano po ulit yan? Ano nga ulit yan? Sana ay tama na ang sagot. Anong sagot niyo po? Very good. It's meldrop. Meldrop. And number 2. Ayan, ano po kaya ulit ang tawag dyan? Ano po yung tawag ulit dyan? Yun. Is it augend, addend, obelus, or octothorpe? Sagot po? Correct! It's obelus. Obelus.
Number three, yan. So, sa shoelace naman po ito. Ano po ulit ang tawag dyan? Aglets, grommets, octothorpes, or rivets. Di pwedeng masira yan. Answer? Aglets! Very good! Yeah, number four. Ano po ko ano? Kanina pa ako nabubulol. Yes, ano po ang tamang sagot dyan? Ano po ang tawag dyan? Okay, ano po ang sagot nyo? Very good. It's rivets. Rivets. Pag marami. Number five, it pertains to the boldness or courage resulting from alcoholic drink. Aglet or agelast. Pot-valor. Dipsomania or hooch. Hooch that girl. Ano pong sagot nyo? Pot-valor is correct. Yeah, so I'd like you fellas to share your score on the comment box below. Be honest, and honesty is the best policy. And thank you so much for watching. If you'd like to watch more of my videos, please do not forget to subscribe para lagi po kayong updated sa mga susunod pang mga lessons, mga videos. Yeah, and I hope to see you on my next class. Have a great day.